Part 10. Pagkatapos ipacheck ni Annie ang kanyang tenga at makainom ng gamot ay kaagad siyang tumawag sa kanilang driver na sunduin siya doon. Isa pa ay mabuti na lamang at dala niya ang ilang card niya kaya hindi na niya pinroblema pa ang pambayad sa doktor. Idagdag pa na Nucky charge pa siya doon para lamang makatawag sa bahay nila. Pagdating ni Annie sa kanilang bahay ay madilim na sa labas. Agad siyang dumiretso sa kanilang silid at pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya ang madilim na silid. Hindi pa nakasindi ang mga ilaw kaya tama ang hinala niya na hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin umuwi si Lucas doon. Pumasok siya at binuksan ang mga ilaw. Sa loob ng 3 araw pagkatapos nitong umalis ng gabing iyon ay hindi man lang sila nakapag-usap na dalawa. Walang tawag o ni kahit isang text man lang galing rito. Dahil nga alobat pa rin ang kanyang cellphone ay naisipan niyang i-charge na muna ito hanggang sa pagkasaksak na pagkasaksak niya pa lamang ay kaagad itong tumunog. Pinagmasdan niya ang pangalan ni Lucas sa screen ng kanyang cellphone. Nagdadalawang isip kasi siya kung sasagutin ba niya o hindi ang tawag nito ngunit sa huli ay sinagot niya pa rin. Hello bungad niya. Bukas ay Valentine's Day. May gusto ka bang puntahan o may gusto kang bilhin? Tanong ni Lucas sa kabilang nilya at hindi niya mapigil ang hindi mapapikit nang marinig niyang muli sa wakas ang tinig nito. Akala niya ang nakalimutan na niya ang tunog ng boses nito dahil ilang araw na niyang hindi ito naririnig at hindi niya maitatagong na miss niya ito ng sobra. Habang hawak niya ang kanyang cellphone ay nakapikit pa rin siya at tila ninanamnam ang pagkakarinig muli sa boses ni Lucas. Hindi siya makapagsalita. Annie, nandyan ka pa ba? Antag nito na nagpamulat sa kanya. Of course, maagap naman na sagot niya. Kung may gotso kang bilhin o puntahan ay sabihin mo sa akin. Sabi nito, hindi na siya nag-isip pang mabuti at mabilis na sumagot. Gusto kong mag-shopping, sabi niya rito. Okay, sige. Mabilis din naman itong sagot at pagkatapos ay pinatay na ang tawag. Napakagatlabi siya pagkatapos niyang ibaba ang kanyang cellphone dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Sa loob ng 3 araw na hindi niya nakita si Lucas ay ngayon niya lang na-realize na miss niya pala ito. 3 araw pa lamang ang lumipas ngunit sobra-sobra na ang pangungulila niya rito paano na lang kung tuluyan na silang maghiwalay. Paano na siya? Kinabukasan ay maagang nagising si Annie at agad-agad siyang naligo at pagkatapos ay nag-ayos. Naglagay lamang siya ng light makeup sa kanyang mukha ay pagkatapos ay pumili siya ng puting bestida na sobrang bagay na bagay sa kanya. Habang nakatitig siya sa salamin ay bigla na lamang pumasok sa isip niya ang pagtawag sa kanya ni Lucas at gusto niyang isipan na magde-date sila sa araw na iyon. Gusto niya tuloy isipin na may pag-asa pa para sa pagsasama nilang dalawa. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay tuluyan na siyang bumaba upang hintayin ito at hindi nga nagtagal ay narinig na niya ang doorbell mula sa labas. Agad siyang tumayo upang buksan ang pinto at nakangiti pa siya nang buksan niya it ngunit nang makita niya kung sino ang nakatayo sa labas ng pinto ay hindi niya maiwasang mapasimangot nang wala sa oras. "Hin?" tanong niya. Iniisip niya na baka sabihin nito na hinihintay ka na ni Sir sa sasakyan, ngunit alam niyang malabo iyon. Napakuyom ang mga kamay ni Annie. Magiliw na umiti si Kian sa kanya. Sinabi sa akin ni Sir na gusto niyo pong mag-shopping ma'am at hiniling niya sa akin na samahan ko raw po kayo. Sabi nito, hindi niya inaasahang si Kian ang uutusan nito na sumama sa kanya, isa pa ay bakit nga ba kasi niya naisip na bakit ito mag-aaksaya ng oras sa kanya sa napaka-espesyal na pagkakataon. Ngumiti siya ng mapait at pagkatapos ay tinulikuran ito upang kuhanin ang kanyang bag. Napaka-ilusyonado niya talaga at umasa siya na si Lucas ang kasama niya sa araw na iyon. Ilang sandali pa ay bumalik siya sa harap ni Kian pagkatapos niyang makuha ang kanyang bag. So ito ang iniutos niya Seong gawin sa araw na ito. Tanong niya rito, tumango ito at pagkatapos ay sumagot. Opo, ma'am, mabilis nitong sagot sa kanya. Sasamahan ba talaga o ihahatid mo lang ako? Paglilinaw niya rito. Hindi po ma'am, sasamahan ko po kayo sa gusto niyong puntahan ngayong araw. Mabilis na pagkaklaro nito sa kanya. Okay sige. Let's go, sabi niya at pagkatapos ay nilampasan niya ito at tuluyan nang lumabas ng bahay. Nauna siyang pumunta sa sasakyan at pagkatapos ay ipinagbukas siya nito ng pinto. Pagkapasok niya sa loob ng sasakyan ay mabilis siyang nagsalita. Sa mall tayo,
Gusto kong mag-shopping, sabi niya rito at hindi lang basta sa simpleng mall niyang gustong pumunta dahil sa mall kung saan niya nakita si Trisha noon niya gustong pumunta. Pagkarating ni Annie sa mall ay mabilis siyang pumasok sa mga store at bumili ng mga damit at ming sapatos kahit na hindi niya naman kailangan. 3 oras na siyang palakad-lakad sa loob ng mall at nasa 4 na palapag na siya ng mga oras na iyon. Hindi talaga siya pumayag na hindi niya malaybot ang buong mall. Kapag napagod siya sa paglalakad ay umuupo siya sandali upang magpahinga. Hanggang sa muli siyang tumayo dhahil kailangan pa niyang pumunta sa 5th palapag ng mall. Naglakad na siyang muli patungo sa escalator paakyat sa 5th palapag. Pagdating nila sa 5th palapag ay hindi mapigilan ni Kian na hindi mapatitig sa nasa kanyang unahan na tila walang kapagod-pagod sa pamimili. Sa totoo lang ay medyo nahihirapan na siyang bitbitin ang mga pinamili nito at sumasakit na rin ang kanyang mga paa dahil sa kakalakad. Bigla tuloy niyang naalala na hindi naman ito ganoon noon. Hindi ito namimili ng katulad ngayon dahil napakatipid nito. Isa pa ay hindi ito bumibili ng mga bagay na sobrang mahal pero ngayon ay wala itong pakialam kung magkano ang presyo ng mga pinapamili nito at hindi niya maiwasang hindi mapasabi sa kanyang sarili na tila hindi ito normal ngayon. Napatigil siya sa kanyang paglalakad nang bigla na lamang din itong tumigil sa paglalakad at humarap sa kanya. Kailangan pa nating mamili sa 5th palapag, sabi nito sa kanya. Napatango na lamang siya at hindi sumagot rito. Sa totoo lang ay pagod na talaga siya at gustong gusto na niyang ipahinga ang kanyang mga paa ngunit syempre ay hindi niya iyon pwedeng gawin pa dahil hindi pa nga ito tapos mamili, tiyak na mapapagalitan siya ng kanyang boss kapag hindi niya nagawa ng maayos ang pinapagawa nito. Ano? Ayaw mo ba? Kung hindi mo na kaya ay pwede mo na akong iwan rito at bumalik ka na sa opisina niya. Mabilis na sabi nito sa kanya at dala ng gulat sa sinabi nito at mabilis din siyang sanggat rito. Hindi po ma'am. Okay lang po ako at sasamahan ko kayo hanggang sa matapos kayong mamili, sagot niya rito. Hindi na sinagot pa ni Annie si Kian at pagkatapos ay tumalikod na muli upang pumasok sa jewelry shop. Nang makapasok siya ay kaagad siyang natigilan nang makita sina Lucas at Trisha. Hindi niya inaasahang makikita niya ang mga ito doon. Oh hi Annie, kamusta? Nandito ka pala, may bibilhin ka ba rito? Ako kasi ay bibilhan daw ako ni Lucas ng regalo, masayang sabi nito at pagkatapos ay lumapit ito kay Lucas. Anong regalo? Curious na tanong niya bigla at biglang napasulyap kay Lucas. Ngumiti si Trisha ng napakatamis at pagkatapos ay sumagot. Gusto niya akong bigyan ng singsing, sabi nito. Nang marinig ni Annie ang sinabi nito ay tila ba may kutsilyong bigla na lamang tumarak sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay tila ba hinati ang kanyang puso doon mismo sa kinatatayuan niya. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan, para na namang hinahalukay ito at nasusuka siya. Napatikip siya sa kanyang bibig at pagkatapos ay mabilis na lumabas mula doon at nagtatakbo patungo sa banyo. Mabuti na lamang at katabi lang mismo ng jewelry shop na iyon ang pampublikong ur ng mall sa palapag na iyon. Pagdating niya sa banyo ay samuka siya ng samuka. Ilang oras na rin naman siyang namimili at sa totoo lang ay pagod na rin siya. Ngayon nagsuka pa siya ay nasisiguro niya na tuluyan na siyang mawawala ng lakas. Mabilis siyang napahilamos nang wala sa oras at ilang sandali pa ay bigla na lamang may ang abot ng tisyo sa kanya. Agad niyang ito kinuha at pagkatapos ay nagpasalamat nang hindi man lang nililingon kung sino ang nagabot ng tisyo. Pagkatapos niyang magpunas ng mukha ay nilingon niya ang nasa kanyang tabi at pagkatapos natigilan siya bigla nang makita si Trisha. Trisha, banggit niya sa pangalan nito. Mabilis siya nitong sinagot, nag-aalala sa'yo si Lucas. Sabi niya ay parang namumutla ka raw kaya pinasundan ka niya sa akin rito sa banyo, sabi nito sa kanya. Biglang napangisi si Annie sa narinig niya. Talaga? Sa totoo lang ay gusto niyang matawa dahil sa sinabi nito. Kung talagang nag-aalala ito sa kanya ay hindi sana nito piniling dalhin si Trisha sa mall upang bilhan ng singsing bago pa man sila maghiwalay. Pwede namang kapag naghiwalay na lang sila pero bakit ngayon ay bumibili na ito? Hindi naman siya tanga para hind malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng singsing ng isang lalaki sa isang babae. Simbolo iyon ng pagmamahal at commitment o mas tamang sabihin na ang singsing ay may kalakip na pangako. Salamat sa tisyo, sabi niya at pagkatapos ay tuluyan nang ang pinunasan muli ang kanyang bibig at pagkatapos ay bahagyang inayos niya ang kanyang buhok, pagkatapos ay nilingon ito.
Hindi mo na ako dapat pinuntahan dahil lang sa inutusan ka ni Lucas, ayos lang ako, ano ka ba? Sabi niya rito. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay dir-diretso na siyang lumabas ng banyo nang hindi ito nililingon hanggang sa bigla na lamang niyang narinig ang tinig ni Trisha mula sa kanya. Ani, naabutan kitang nagsusuka, buntis ka ba? Tanong nito sa kanya. Biglang bumilis, nagtibok ng puso niya nang marinig niya ang sinabi nito at hindi niya rin maiwasang mataranta. Ngunit sa kabila nun ay mabilis siyang humarap rito at pagkatapos ay unti-unting ngumiti. Bakit nag-aalala ka ba kung sakaling buntis nga ako? Inaalala mo ba na magbabago ang isip ni Lucas kapag nalaman niya na may sanggol na sa sinapupunan ko? Nangunot siya niyang tanong rito. Agad niya namang nakita ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon nito. Huwag kang gumawa ng ikakasira namin, Ani, isa pa ay alam kung mahal na mahal niya ako. Sabi nito sa kanya. O talaga? Ngising tanong niya rito na may halong sarkasmo ang tinig. Ani, huwag kang feeling. Hindi magtatagal ay magiging akin na siya ng tuluyan. Sabi nito sa kanya. Mas lalo lamang lumawak ang pagkakangisi niya ng mga oras na iyon dahil sa sinabi nito. Sa tingin mo, hihiwalayan pa kaya ako ni Lucas kung sakaling buntis nga ako? Matuloy kaya ang pinagyayabang mong pagpapakasal niya sa'yo kung sakali man? Sabi niya at pagkatapos ay matamis na ngumiti. Gaya ng inaasahan ni Annie ay mas lalo pang nagalit si Trisha dahil sa mga sinabi niya at nakita niya rin ang mariin na pagkaim ng mga kamay nito. Ibang klase ka rin talaga, ano? Napakalakas ng loob mo. Halos mag-apoy sa galit ang mga matang, sabi nito sa kanya. Ngumiti siya rito. O talaga? Kung ako sa'yo ay mas babantayan ko si Lucas, tandaan mo Trisha, hindi pa kami tuluyang naghihiwalay, baka mamaya ay akitin ko siya at baka bigla ka na lang niyang talikuran, pang-iinis pa niya lalo rito at pagkatapos ay tuluyan na itong tinalikuran at tuluyang lumabas ng banyo. Pagkalabas na pagkalabas ni Annie sa banyo at biglang umayos ng tayo si Lucas at pagkatapos ay nilapitan siya. You look pale, Annie. May sakit ka ba? Tanong nito sa kanya. Wala, mabilis siyang sagot rito pagkatapos ay nilampasan na ito, ngunit nagulat siya nang bigla na lamang hinawakan ni Lucas ang kanyang kamay upang pigilan siya sa paglalakad. Tingnan mo nga ang sarili mo, napakaputla mo, huwag ka nang magmatigas pa at kailangan mong magpatingin sa doktor. Sabi nito sa kanya, hinaila niya ang kamay niya mula rito at pagkatapos ay nagsalita. Sinabi ko na sa'yo, wala akong sakit kaya hindi ko na kailangan pang magpa-check sa doktor. Sabi niya at muling tinalikuran ito, ngunit mas naging mabilis ang mga kamay nito at muli siya nitong hinawakan sa kamay at hinaila sa sulok. Kaagad siya nitong isinalya sa pader, ngunit hindi naman masakit at pagkatapos ay iniharang nito ang dalawang kamay sa magkabila niyang side kaya hindi siya makagalaw. Ano bang ginagawa mo, Lucas, ha? Galit na sabi niya rito. Tinitigan siya nito habang naninangkit ang mga mata. Sabihin mo nga sa akin, Ani, anong ginawa mo nitong mga nakalipas na araw, ha? Tanong nito, sa halip na sagutin ito ay yumuko siya at tumitig sa sahig. Wala siyang balak na sagutin ito. Ano ba, Ani, tinatanong kita? Sabi ito at pilit na itinaas ang mukha niya upang tumingin siya sa mga mata nito. Hinawakan siya nito sa baba at pagkatapos ay napakunot ang noong nakatitig sa kanya. Sumagot ka ng maayos dahil nagtatanong naman ako ng maayos. Sabi nito. Nakipagtitigan siya rito, bagamat galit siya rito ng mga oras na iyon ay wala siyang magagawa pa kundi ang sabihin rito ang totoo. Tutal naman ay pinipilit siya nitong tanungin kahit na ayaw niya sa nagsabihin. Lucas, hindi pa tayo naghihiwalay pero inirarampa mo na sa harap ng mga tao si Trisha. Hindi ka ba nag-aalanggan na sabihin ng mga tao na may kabit ka at makasira iyon sa imahe mo? Isa pa ay reregaluhan mo siya ng singsing na sa harap ko mismo. Naalam ko. Talaga ba, Lucas? Sabi niya rito. Natahimik ito ng ilang sandali hanggang sa mahina itong nagsalita. Ani, nagseselos ka ba? Nanunuksong tanong nito sa kanya na halos kuminang pa ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Bigla siyang umirap rito para pagtakpan ang kanyang sarili kung bakit nga ba niya nasabi ang mga iyon. Bakit naman ako magseselos? Pwede mong makasama ang taong gusto mong makasama dahil malapit naman na tayong maghiwal, sabi niya rito. Kung siya ang kailangan mo sa gabi, you can always go to her, kung gusto mo sa bahay ka na rin niya tumira. Sino ba naman ako para kontrolin ka at pangunahan ka sa mga desisyon mo, diba? Dagdag pa niya. Sa totoo lang, ayaw niya naman talagang sabihin ang mga iyon, ngunit nasabi niya nang hindi man lang nag-iisip.
Isa pa ay hindi niya napigilan ang kanyang bibig sa tuloy-tuloy na pagsasalita. Mainam na rin yun para alam niya ang kanyang mga nararamdaman. Ikaw na rin ang nagsabi na okay lang sa'yo, sabi nito sa kanya. Hindi mabasa ni Annie ang emosyong nasa mga mata ni Lucas dahil hindi naman siya magaling sa pagbabasa ng emosyon. Masyadong malalim, hindi niya mabasa. Pabayaan mo na lang ako. Sabi niya rito at pagkatapos ay napahawak sa dibdib nito ngunit tila isang pader ito at hindi niya ito maitulak. Sa mga oras na iyon ay nakita niyang nakalabas na sa banyo si Tricia gamit ang side view niya. Napasulyap siya kay Lucas. Okay na ang nararamdaman ko, lapitan mo na si Tricia, sabi niya rito. Ngunit sa halip na sagutin siya nito ay nananatili pa rin itong nakatitig sa kanya at hindi nagsasalita. Sa kabilang banda ay napatigil si Tricia nang makita ang ayos ni Annie at ni Lucas. Naramdaman niya na tila nawala lahat ng dugo sa mukha niya at pagkatapos ay napakuyom ang mga kamay. Lucas, puntahan mo na siya, muling sabi ni Annie kay Lucas. Manahimik ka, sabi nito sa kanya. Kapag hindi ka pa umalis sa harap ko ay baka himitian na siya. Ayos na ako siya na lang ang intindihin mo. Napabuntong hininga ito. Annie, hindi ka normal ngayon, sabi nitong muli sa kanya. Tinitigan siya ni Lucas at hindi pa rin ito nagsalita na tila ba siya ay tiningnan hanggang sa kaloob-looban niya at hindi na kayanan iyon ni Annie kaya siya na mismo ang nag-iwas ng tingin rito. Ano bang sinasabi mo eh wala namang bago sa akin ngayon. Sabi niya rito. At nang mapalingon siya kay Tricia ay bigla na lamang may kalakuhang pumasok sa isip niya. Mabilis niyang ibinalik ang tingin kay Lucas at pagkatapos ay iniunat niya ito upang ikawit sa leeg nito. Lucas, tell me, ano kayang mararamdaman ni Tricia kapag hinalikan kita ngayon? Tanong niya rito sa malambing na tinig. Hindi ito nakasagot kaagad sa kanya. Ham! Tatayo kaya siya sa wheelchair niya at gagaling na ang pilya niya pagkatapos ay tatakbo sa pagitan natin para paglayuan tayo sa isa't isa. Dagdag pa niya rito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lucas at salubong ang kilay na tumitig sa mga mata niya. Ani, pwedeng bang tigilan mo ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay? May bahid na ng inis na sabi nito sa kanya. Ngumiti si Ani rito yung nakakaakit ng ngiti. Sino ang nagsasalita ng mga walang kwentang bagay? Gusto ko lang siyang subukan, Lucas, kung gaano ka nga ba niya kamahal, bulong niya rito. Isa pa, sinulyapan niya sandali ang mga paa ni Tricia. Matagal ko nang gustong makita kung hindi nga ba talaga siya makalakad, dagdag pa niya. Ani, matiim siyang tinitigan ni Lucas at pagkatapos ay bakas na ang galit sa mukha nito. Ngayon ay sigurado na nga talaga siyang galit ito dahil sa itsura nito at hindi lang basta galit kundi galit na galit. Bumabawi lang siya rito dahil sa sama ng loob niya kanina kaya mano bang galitin niya rin ito, hindi ba? Valentine's Day ngayon pero ang personal assistant ang kasama niya, paano siyang magiging masaya? Tapos ang mga ito ay masaya habang namimili sa mall. Pwes damay-damay na, kailangang hindi rin maging masaya ang mga ito sa araw na iyon. Galit man ito ay hindi pa rin siya tumigil at pagkatapos ay nagpaskil ng nakakaakit ng ngiti sa mga labi bago unti-unting inilapit ang mukha upang magsalubong ang mga labi nila ni Lucas. Nang malapit nang dumampi ang kanyang mga labi sa labi ni Lucas ay bigla na lamang sila pareho nakarinig ng lagapak kaya natigil din siya. Paglingon siya sa kanyang side ay nakita niyang nasa sahig na si Tricia at nahulog na mula sa wheelchair nito. Bigla siyang tiningnan ni Lucas. Uuwi ako mamayang gabi, doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Sabi nito bago ito nagtatakbo palapit sa babaeng mahal nito. Anong nararamdaman mo? Okay ka lang? Sunod-sunod na tanong nito habang binubuhat nito ito pabalik sa wheelchair nito. Bigla naman niyang nakita ang pag-arte ni Tricia na may paiyak-iyak pa. Ang sakit ng paa ko, sabi nito at pagkatapos ay marahang hinaplos ang paa. Pagkatapos nitong maiupo si Tricia ay ito naman ang umupo sa harap nito at marahang minasahe ang bukong-bukong nito. Wala siyang nakagawa kundi ang mapairap na lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Napakuyom din ang kanyang mga kamay habang pinapanood niya si Lucas habang alalang-alala kay Tricia. Mukhang mahal na mahal talaga nito ang babae at hindi niya kayang panuurin pa ang mga ito dahil sobrang nagdurugo na ang kanyang puso. Mabilis siyang tumalikod upang iwanan ang mga ito at ni hindi man lang lumingon. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang bigla na lamang may humawak sa kamay niya kaya automatiko siyang napalingon sa likod niya. Narinig mo ba ang sinabi ko? Tanong nito.
Hindi, walang gana niyang sagot rito kahit na sa totoo lang ay narinig naman niya talaga ang sinabi nito. Okay, uulitin ko na lang, hintayin mo ako mamayang gabi at uuwi ako, sabi nito sa kanya. Hindi siya sumagot sa sinasabi nito bagkus ay tinanggal niya lang ang pagkakahawak nito sa kamay at dali-daling tumalikod paalis sa harap nito. Hintayin siyang umuwi. Bakit? Hindi na siya isang bata na para sumunod pa sa mga gusto nito. Isa pa ay bakit nito sinabi na maghintay siya samantalang kahit hindi naman nito sabihin na maghintay siya ay maghihintay talaga siya. Sa tatlong gabing hindi nito pag-uwi ay araw-araw niyang itong hinihintay sa sofa sa sala hanggang sa makaramdam siya ng antok, ngunit sa tatlong araw na iyon ay hindi man lang ito nagpakita o ninagparamdam sa kanya. Tapos ngayon ay gusto nito na maghintay na naman siya. Para ano? Para maghintay na naman sa wala. At sa araw nga na iyon ay Valentine's Day ngunit hindi siya naasawa ang kasama nito dahil mas pinili pa nito ang babaeng iyon. Naglakad siya ng tuloy-tuloy at hindi lumingon sa likuran niya. Sundan mo siya at bantayan mong mabuti, bilang ni Lucas kay Kian na nakatayo pa rin sa tabi nila hanggang sa mga oras na iyon. Sige po sir, mabilis na sagot nito sa kanya at pagkatapos ay mabilis na nagtatakbo upang sundan na si Annie. Muli niyang itinuon ang kanyang atensyon sa pagmamasahe sa bukong-bukong ni Tricia at pagkatapos ay nagangat ng ulo. Masakit pa ba? Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Tanong niya rito. Umiling ito at pagkatapos ay ngumiti. Hindi na kailangan. Mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon at isa pa ay hindi na gaanong masakit. Napakagaling kasi ng nagmasahe sa akin, nakangiting sabi nito sa kanya. Ngumiti lang din naman siya ng bahagya at pagkatapos ay tumayo na. Pwede na ba nating ituloy ang pamimili? Mahinang tanong ni Tricia sa kanya. Speaking of pamimili, biglang naisip ni Lucas ang sinabi ni Tricia kay Annie kanina tungkol sa gusto nilang bilhin. Napatingin siya rito. Tricia, hindi mo dapat iyon sinabi kay Annie. Sabi niya, nagsalubong naman ang kilay nito bigla. What do you mean? Tungkol ba ito sa singsing? Tanong nito sa kanya. Tumanggaw siya at sumagot. Oo, sinabi ko naman na sa'yo, hindi ba? Hindi pa kami opisyal na naghihiwalay kaya hindi muna kita pwedeng ibili ng singsing. Isa ang usapan natin ay isang alahas na kahit anong magustuhan mo basta huwag lang singsing, hindi ba? Klaro niya rito. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Lucas ay bigla na lamang siyang namutla at pagkatapos ay napakagat sa ibabang labi niya. Bigla siyang naawa sa sarili niya. Nagangat siya ng ulo. Wala naman akong masamang intensyon, isa pa ay bibili rin naman tayo soon kaya gusto ko lang mamili na. Sabi niya rito, Tricia, darating din tayo doon, huwag kang mag-apura. Mabilis na sagot nito sa kanya. Wala na lang siyang nagawa kundi ang mapatango. Isa pa ay ayaw niyang magalit ito sa kanya. Naiintindihan ko. Don't worry, hindi ko na yun uulitin pa, sabi niya. Hanggang nagyong araw ay hindi pa kami nagdi-divorce ni Annie kaya siya pa rin ang legal kong asawa. Tayo ka nag-aalala ako tungkol sa closeness nila ni Lolo, baka kahit na maghiwalay kami ay bibisita at bibisita pa rin siya sa months iyon, sabi nito sa kanya na ikinapanlaki ng kanyang mga mata. What? Pagkatapos niyong maghiwalay ay hahayaan mo siyang bumisita sa months iyon? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Hindi pwede iyon. Yaka na lang natin yan pag-usapan, sabi nito at pagkatapos ay pumwesto na sa likod niya upang itulak ang wheelchair niya. Hindi na lamang siya kumibo kahit na sa totoo lang ay nagngingit-ngit ang kalooban niya. Dahil nga sa utos ni Lucas ay sinundan ni Kian si Annie ngunit ang inakala niyang bumaba na ay nagtungo pala sa jewelry store kung saan pumasok sina Lucas at Tricia. Miss, pwede mo bang ilabas ang mga singsing na tiningnan kanina nung lalaking pogi at nung babaeng naka-wheelchair? Gusto kong makita ang mga iyon, sabi niya sa teller. Agad naman itong ngumiti sa kanya. Sure ma'am, sabi nito at pagkatapos ay tumalikod na para sa kuhanin ng mga singsing. Mabilis na bumalik sa harap niya ang teller, dala ang isang singsing. Sinulyapan niya ang teller at pagkatapos ay nagtanong. Ito lang ba ang tiningnan nila kanina? Wala na bang iba? Ay tatlong singsing po ang tiningnan nila kanina ma'am. Nakangiting sabi nito sa kanya. Pero ito po yung last na tiningnan nila. Nasaan yung dalawa? Gusto kong makita, sabi niya rito. Okay ma'am, wait lang po at kukuhanin ko, nakangiting sabi nito sa kanya at pagkatapos ay muling tumalikod. Hindi nagtagal ay muli itong bumalik at pagkatapos ay inilagay ang dalawa pang singsing na dala nito at inilapag sa harap niya.
Tinitigan niya ang mga ito ng mabuti at gusto niyang mamangha bigla habang nakatitig sa mga ito. Ang tatlong singsing ay napakalalaki ng mga diamante ay nakakabulag. Hindi niya tuloy lubos maisip kung ano ang nagustuhan ni Lucas kay Annie na mas mukha namang gold digger sa kanya. Pagkatapos niyang maisip iyon ay bigla na lamang siyang may magandang naisip. Kukunin ko ang tatlong ito, sabi niya sa teller. Automatiko namang nanlaki ang mga mata nito at halos hindi makapaniwala. Sa paningin yata nito ay mukha lang siyang nagbibiro. Ma'am, sigurado ba kayong kukunin niyo talaga ang tatlong singsing na ito? Tanong nito sa kanya. Oo, sabi niya at pagkatapos ay matamis na ngumiti at pagkatapos ay nilingon si Kian na nasa kanyang likuran. Pakibayaran na lang para sa akin. Kitang-kita niya ang gulat na mukha ni Kian habang nakatingin sa kanya at halos malaglag din ang panga nito habang nakatingin sa kanya. Matagal bago ito nakapagsalita. Pero ma'am, sigurado ba kayo na kukunin niyo ang tatlong singsing? Tanong nito sa kanya. Ngumiti siya ng matamis at pagkatapos ay kumisla pa ang mga mata bago sumagot. Yes. Pero ang singsing na ito, biglang nautal si Kian. Tatatlo po sila. Alam ko, pwede ko namang isuot ang tatlong yan ng magkakaibang araw, hindi ba? Pakopya and nakangiting tanong niya rito. Oo naman ma'am, pero napalunok ito. Malaking halaga ng pera ang katumbas ng mga yan at gusto ko muna sanang humingi ng permiso kay sir, baka kasi magalit siya, sabay nito sa kanya. Napabuntong hininga siya dahil sa sinabi nito, kaya wala siyang nagawa kundi ilabas ang kanyang wallet at inilabas mula doon ang kanyang card at pagkatapos ay inabot ito sa teller. Ito na lang. Nakangiting abot niya rito ng kanyang card. Matapos ay swipe ng teller ang card ay agad din itong inilagay sa box ang tatlong singsing at pagkatapos ay ibinigay sa kanya. Agad niyang inabot ito kay Kian pagkatapos. Kasabay nito ay bigla na lamang nakatanggap si Lucas ng isang text message na nagsasabi na ginamit ang kanyang card kung saan ay malaking halaga ng pera ang nakaltas mula sa kanyang pera. Alam niya na kaagad kung sino ang gumastos nun, walang iba kundi si Annie, pero sa isip-isip niya ay ngayon lamang ito gumastos ng ganun kalaking halaga, ano kaya ang binili nito? Tanong nito sa isip. Kung tama rin ang pagkakaalala niya ay ito ang unang beses na ginamit ni Annie ang card na iyon simula noong makasal silang dalawa. Binuhat ni Kian ang mga bag na dala niya at pagkatapos ay sumunod kay Annie habang malakas ang tibok ng puso niya. Kinakabahan kasi siya na baka pag-alitan siya ni Lucas dahil hinayaan niya lamang si Annie na bilhin ang mga singsing na iyon. Ang brand ng singsing na binili ni Annie ay napakamol at tatlong singsing ang binili nito na napakalalaki ng mga diamante na sa tansya niya ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi man lang ito, kumurap ng i-swipe nito ang card upang bayaran ang mga singsing. Isa pa ay pamilyar sa kanya ang card na ginamit nito. Napalunok na lamang siya dahil rito. Tiyak na masasermonan siya, panigurado. Pagkatapos ngang bilhin ni Annie ang singsing ay bigla na lang siyang nakaramdam ng gutom. At dahil nga nasa mall sila ay marami namang kainang matatagpuan doon, ngunit dahil nga Valentine's Day ng araw na iyon ay puno ang lahat ng kainan at nasa loob na siya ng isang restaurant ng mga oras na 8 degree yun dahil naghahanap sana siya ng bakanteng upuan, ngunit dahil nga puno ay lalabas na sana siya, ngunit bigla na lamang may lumapit sa kanyang isang waiter. Ma'am, meron pa kaming isang available na private room, mukhang hindi pa yata makakarating ang mga nagpa-reserve. Sabi nito sa kanya, nagdalawang isip pa siya bago siya sumagot rito at pagkatapos ay muli niyang naramdaman ang gutom niya kaya bigla na lamang siyang napatango. Sige, mabilis na sagot niya rito. Iginiya siya nito sa private room na sinasabi nito at doon ay tahimik ang mabango ang paligid. Katabi nito ang bintana kaya tanaw mula doon ang mga buildings. Umupo siya sa upuan at maya-maya pa ay sunod-sunod na ang dumating upang maghain ng masasarap na pagkain sa harapan niya. Ngunit nang lumingon siya sa pinto at agad niyang nakita sina Lucas at Tricia na papasok sa pinto. Napakaliit talaga ng mundo. Sa dami-dami ng taong makikita niya ay ang mga ito pa talaga. Biglang umahan ang matinding inis sa dibdib niya ng mga oras na iyon. Nakita niyang naupo ang mga ito sa pinadulong mesa dahil kahit na may sari-sariling silid ay transparent na salamin ang naghihiwalay sa bawat room, kaya malinaw niyang nakita ang mga ito, pero marahil ang mga ito ay hindi siya napansin. Bigla siyang napasulyap sa inga pagkaing nasa harap niya nang wala sa oras at bigla siyang nawala ng gana. Ngunit bigla na lamang pumasok sa isip niya na kailangan nga pala ng sagol sa tiyan niya ng nutrisyon, kaya pinilit niyang kumain ng kumain.
Lalo na ang mga hipon na sa pakiramdam niya ay medyo malansi ang kinain niya ng kinain at halos hindi nanginuya at nilunok na lang ng nilunok. Pagkatapos niyang kumain ay bigla siyang napatingin sa kanyang tapat kung saan ay nakaupo si Kian. "Kian, matanong ko nga, gaano ka nakatagal nagtatrabaho para kay Lucas?" Biglang tanong niya rito. Nag-isip naman ito sandali at pagkatapos ay sumagot. "Limang taon na akong nagsisilbi sa kanya, ma'am," sagot naman nito sa kanya. "Limang taon," mahinang bulong niya. "Mas matagal pala ang pagsisilbi mo sa kanya kaysa sa akin," dagdag niya pa. Bigla naman itong napakunot-nuo dahil sa sinabi niya at pagkatapos ay nagsalita. "Ma'am, anong ibig niyong sabihin sa sinabi ninyo?" Takang tanong nito sa kanya. "Never mind," sabi na lamang niya at napailing. 10 taon na niya itong minamahal ngunit 2 taon pa lang ang simula noong personal niya itong pagsilbihan simula noong ikinasal sila. "Sa tingin mo bakit napakalapit ni Lucas sa mga babae?" Out of nowhere ay naitanong niya rito. Agad naman itong umiling sa kanya. "Hindi naman ganun si Sir, Ma'am. Mali ang iniisip ninyo, isa pa ay umiiwas siya sa mga babae at napakalamig kong makitungo." Seryosong sagot nito sa kanya. "Talaga?" Ngumiti siya rito ngunit hindi siya naniniwala dahil hindi ganun ang nakikita niya. Mukhang mahal na mahal talaga nito si Trisha. Naisip niya tuloy kung siguro ay hindi sila ganun ka-close ng lolo nito ay tiyak na napakalamig ng pakikitungo nito sa kanya. Nahila siya sa pag-iisip nang bigla na lamang tumunog ang isang pamilyar na kanta, ang Happy Birthday. Napatingin siya sa kanyang paligid at nakita niya ang isang waiter na may tulak-tulak na two-tier cake at pagkatapos ay nakita niya si Trisha na nakatingin sa cake na hindi makapaniwala. "Akala ko nalakimutan mo," narinig niyang sabi nito na halos maiyak sa sobrang tuwa. "Hindi no, sa dami ng makakalimutan ko, birthday mo pa ba?" Biglang sagot naman ni Lucas rito. "Salamat babe," sabi nito at pagkatapos ay niyakap si Lucas. Nang magangat ng ulo si Lucas ay isang pamilyar na mukha ang hindi niya inaasahang makita doon, si Annie na nakatingin rin sa kanila. Hindi niya inaasahang naroon ito at kakain din sa restaurant na iyon. "Lucas, I'm very happy na nakilala kita and I am so blessed to have you." Malambing na sabi sa kanya ni Trisha. Biglang napasandal ito sa balikat niya habang magkatabi silang nakaupo hanggang sa hindi niya inaasahan ay hinalikan si ni Trisha sa kanyang mga labi. Biglang nasagi ni Annie ang tasa ng kape at natamba sa mesa kung saan ay nabuhos sa mga kamay niya. Napakainit nito dahil halos kasi serve lamang ng waiter. Ngunit ilang sandali lamang ay tila ba hindi na niya iyon maramdaman dahil pakiramdam niya ay namamanhid na ang buong katawan niya dahil sa kanyang nakita. "Ipa-slice na natin ang cake at kainin na natin," biglang layo ni Lucas kay Trisha na mabuti na lamang at hindi nito napansin ang biglaang paglayo niya dahil sa sobrang kasiyahan nito. "Okay, sige. Favorite ko pa naman ito, eksakto. Strawberry flavor," sabi nito sa kanya nang itingiti. Ngumiti siya rito. "Well, mabuti naman at nagustuhan mo," sabi niya. "Ipa-slice mo na yan sa waiter o kaya ay ikaw na ang mag-slice, lalabas lang ako saglit," sabi niya rito at mabilis na lumabas ng room. Paglabas niya ay mabilis niyang dinukot ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at pagkatapos ay tinawagan si Kian. "Lumabas ka sandali," sabi niya rito. "Anong ibig niyong sabihin, sir?" "Nandito kasi kami ni ma'am sa restaurant na," bago pa man ito matapos ang sinasabi ay mabilis siyang nagsalita. "Nandito rin ako sa isa sa mga private room na halos katabi lang ninyo." "Sa dulo," sabi niya rito. "Okay po, sir," mabilis na sagot nito at pagkatapos ay pinatay na ang tawag. Pagkalabas na pagkalabas ni Kian ay mabilis itong lumingon-lingon kaya kaagad din naman siya nitong nakita at pagkatapos ay mabilis na nilapitan. Inakay niya ito sa malapit na sa likod kung saan ay hindi sila kita. "Bakit kayo nandito?" biglang tanong niya ngunit huli na para bawiin pa niya. "Sir, si ma'am ang nag-aya sa akin rito," agad nitong sagot sa kanya. "Anyway, anong nangyari, bakit parang nagmamadali yung waiter na lumabas sa room niyo?" tanong niya rito. "Natapon ang kape sa lamesa at napaso ang kamay niya, sir," sagot nito na ikinakunot ng kanyang noo. "What? Binabantayan mo ba talaga siya ng maayos? O anong lagay ng kamay niya?" nag-aalalang tanong niya rito. "Medyo namumula at parang namamaga yata, sir," nakayukong sagot nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito ay mabilis siyang humakbang patungo sa room nila Annie. Kailangan niyang makita ang tinamong paso nito.
Ma'am, wait lang po kayo rito at kukuha po ako ng gamot. Magalang na sabi sa kanya ng waiter. Napatingin si Annie sa kanyang kamay kung saan ay kitang-kita ang pamumula ng parte ng kamay niya at namamaga na rin ito. Hindi na. Huhugasan ko na lang ito ng tubig mamaya at moawol din ito, ano ka ba? Mahina hong sabi niya sa waiter dahil bakas na sa mukha nito ang pag-aalala. Isa pa ay wala naman itong kasalanan kung bakit siya napaso dahil siya naman ang may kasalanan. Isa pa ay sa sobrang sakit siguro ng nararamdaman niya dahil sa nakita niya ay namanhid na ang katawanan niya at pakiramdam niya ay hindi naman ito masakit kahit na namamaga at namumula ito. Kalokohan, rinig nilang dalawa kaya bigla na lamang silang napalingon sa may pinto. Pumasok mula doon ang walang mababakas emosyon sa mukha na si Lucas. Nang makita niya ito ay bigla siyang natigilan dahil hindi niya inaasahang pupunta siya doon. Hindi ba at busy ito kasama ni Tricia sa kabilang room? Isa pa ay hindi ba at hindi pa sila tapos mag-celebrate ni Tricia ng birthday nito at kasalukuyan pa lamang na naghihiwan ng cake. Pero bakit ito naroon? Bakit ayaw mong palagyan ng gamot ang pasong na tamo mo? May galit sa tono ng boses nito. Pagkatapos nitong magsalita ay bumaling ito sa waiter na nakatayo pa rin sa tabi niya. Ikuha mo siya ng gamot, mabilis na sabi nito rito. Sige po sir, mabilis nitong sagot sa kanya at nag-aapurang lumabas ng room na iyon. Naghila ito ng upuan sa tabi niya at pagkatapos ay naupo doon. Agad nitong kinuha ang kamay niya upang tingnan ang paso niya. Nang makita nito ang pamumula at pamamaga ng kanyang kamay ay agad na nag-isang linya ang mga kilay nito. Malapit ka ng graduate sa kolehiyo at matanda ka na pero hindi mo pa rin alam alagaan ang sarili mo. Sermon nito sa kanya. Hindi pa ako matanda, ano? Anggal niya rito. Matanda ka na kaya matuto kang alagaan ang sarili mo. Pagpapatuloy nito. Bakit ba paulit-ulit mong sinasabi yan? Bata pa ako, sabi niya at pagkatapos ay napanguso na parang bata. Kailan ka pa naging bata? Baka nakakakalimutan mo na Mrs. Montenegro, ikaw ang kasal na kaya hindi ka na bata. Sabi nito sa kanya, mas lalo pa siyang napanguso. Ano naman kung kasal na ako? Isa pa ay ilang taon pa lang naman ang nakakalipas, mukha pa akong bata, no? Dagdag pa niya, wala itong nagawa kundi ang mapabuntong hininga at pagkatapos ay napalang na lamang sa pagpupumilit niya na bata pa siya. Okay fine, kung iyon ang gusto mong isipin ay hindi na ako makikipagtalo pa, sumusukong sabi nito sa kanya. Dahil sa naging pag-uusap nila ay tila ba nakalimutan ni Annie ang nakita niya kanina at naging komportable siyang makipag-usap rito. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang waiter na may dalang pamahid sa paso niya ay mabilis din yung kinuha ni Lucas mula rito. Iayos mo ang kamay mo at papahiran ko ng gamot, sabi nito sa kanya na mabilis niya namang sinunod. Ipinatong niya ito sa lamesa. Mabilis nitong binuksan ang gamot at pagkatapos ay unti-unting naglagay sa daliri nito at dahan-dahang ipinahid sa kanyang kamay. Hindi niya maiwasang hindi mapatitig sa gwapong mukha nito. Napaka-perpekto talaga ng hubog ng mukha nito. Isa pa ay kahit na siguro pawisan ito ay gwapo pa rin dahil sa gwapo na talaga ito. Bigla tuloy niyang naisip na sa totoo lang ay wala sa hinagap niya na magiging asawa niya ito. Isa pa ay hindi niya inaasahang papayag itong pakasalan siya dahil lang sa lolo nito at nang tuluyan na nga silang ikasal ay pakiramdam niya ay parabang nananaginip lamang siya. Akala niya noon pagkatapos nilang magpakasal ay magiging masungit at malamig ito sa kanya pagkatapos ay sisisihin siya nito dahil kung hindi lang dahil sa kanya ay hindi ito pipilitin ng lolo nitong pakasalan siya at gaya ng sabi ni Tricia baka noon pa lamang ay matagal na silang kasal na dalawa dahil wala rin namang maging pagpipilian ang lolo ni Lucas kundi tanggapin si Tricia bilang magiging asawa ng apo nito lalo na kapag ipinaglaban pa siya nito sa harap ng buong pamilya nila. Napakarami niyang expectation noon tungkol sa kasal nila, ang dami niyang what ifs. Pero ang ipinangako niya na lamang sa sarili niya ay magiging tapat siya rito kahit na wala siyang inaasahan pabalik. Pagkatapos nilang makasal ni Lucas ay ginamapanan niya ang pagiging mabuting asawa hanggang sa pinakamaliit na bagay pa yan ay talagang napaka hands-on niya sa pagiging asawa nito dahil sa pinakasulok ng puso niya ay umasa siya na baka isang araw ay mahalin siya nito. Sinuportahan siya nito at binigyan ng pera. Binilhan siya nito ng mga alahas na sobrang mamahal at maging mga branded na mga bag at sapatos pati mga damit. Isa pa ay lagi itong concern sa kalusugan niya at lagi itong nag-aalala kung may sakit ba siya.
At lalo na sa gabi ay napakalambing nito na nagre-resulta ng pagniniig nilang dalawa at napupuno ang kanilang silid ng mga da-asterisk nang dahil sa pag-iisa ng mga katawan niya at akala niya ay iyon na ang simula para mahalin siya nito ngunit mali pala siya. Umasa siya dahil sa mga pinakita nito ngunit binigyan niya lang pala ng mali siya ang kabaitan nito. Akala niya ay tuluyan ng nabaling ang tingin nito sa kanya at tuluyan ng nakalimutan si Trisha. Akala niya ay natutunan na siya nitong mahalin kahit na Katie Ting lamang ngunit hindi pala. Lucas, may gusto akong itanong sa'yo kung okay lang, sabi niya rito. Basta ba kaya kung sagutin ang tanong mo, sagot naman ito kaagad sa kanya habang abala pa rin sa paglalagay ng gamot sa kamay niya. Sa nakalipas na 2 taon, hindi mo man lang ba ako nagustuhan kahit konti? Mahinang tanong niya rito.